Good day guys. So nandito muli tayo. Magse-share ako tungkol naman sa LB350 pa rin. Kung paano natin lilinisin yung dirt doon sa ilalim ng cowl panel asi ng LB350. Ito yung kulay itim na makikita nyo doon sa harapan nung palapit siya doon sa wiper arm. So ituturo ko step by step kung paano tanggalin yung dirt na napupunta doon sa ilalim ng cowl panel asi. So for my LB350, ginawa ko to, nilinis ko siya, yung odo niya is 25,000 km, pero hindi ko siya madalas gamitin at lagi siya nasa garahe. Pero meron pa rin mga dumi. So normally kapag umuulan, nalalaglag yung mga dirt, doon ang pupunta. So para ma-prevent na rin natin yung pag-form ng rusty doon sa body panel ng ating sasakyan. So importante to para ma-maintain natin ang ating sasakyan. So, siguro for those LB350 na madalas gamitin sa labas at na-expose sa weather, sa ulan, siguro advisable malinis siya every 10,000 km. So, para mali at hindi masyadong marami at mabuo yung putik doon at mag-cause ng rusty para sa ating body ng ating sasakyan. So, isusunod ko dito yung step-by-step na gagawin nyo kung paano siya itanggalin. At para makita nyo kung nasaan yung footage na sinasabi ko or dirt na makikita nyo sa under nung cowl panel asi ng LB350. Okay, so isusunod ko na dito yung step by step. Okay, thank you. Okay guys, so ito na po yung step by step na ituturo kayo. Step 1, tatanggalin natin itong wiper arm ng ating LB350. So bago siya matanggal, meron tayong tatanggalin clip, cover dyan, naka-clip. So para makita mo yung nuts sa pagtanggal ng wiper. Then after that, using 14mm tool wrench, so para matanggal natin yung nuts. But be careful guys, when you turn your wrench, baka magasgasan yung body or makabasag pa kayo ng windshield. So kasi medyo maikpit yung wiper na yan, kaya doble ingat lang tayo sa pag-ikot. Okay, so after natin matanggal yung nut, hihilahin naman natin yung wiper. Pull up gently the wiper arm. But kung medyo masikip siya, medyo ugain nyo ng konti at sprayan nyo ng WD-40 para mas madali siyang hugutin. Okay, so after nyan, we go to step 5 using tinidor at pranela. Iangat natin yung cowl panel asi unti-unti para mas matanggal natin ng buo yung cowl panel asi. And susunod naman natin sa step 6 is remove yung hose ng washer para sa wiper arm para mas mayangat natin mabuti yung cowl panel asi na yan at mas malinis natin yung dirt na makikita natin after natin ito ma-remove. So yan, makikita nyo yan after 25,000 km na tinakbo ng aking sasakyan, pero hindi siya masyadong gamit, lagi siya nasa garay, pero may dirt pa rin na naipon. So yan yung mga putik na sinasabi ko na dapat tinatanggal natin para hindi mag-cause ng kalawang. So using soap and water at saka basahan. But be careful when yung nilinis nyo, huwag nyo papupuntahin yung tubig dun sa mga butas na yan. Baka pumasok pa sa loob ng dashboard. So yan yung finished product. So I hope you guys nakatulong to sa inyo. So don't forget to like my DIY TV, Mr. Romeo DIY TV. Thank you and keep safe. Bye!